Ayan sir, so Mr. Vlogger, so nakita kita kasi nag-trending ka. So ikaw yung nasa sinihan ng Oras de Peligro. Ayan sila kuya, oh, na gawawalis na, naglilinis na kasi tapos na yung palabas. Yung ako si Ninoy, saan, anong cinema yun dito? Ito. Dito rin? Madrid. Isang linggo lang siya, ano? Nung exacto nung Mercedes. Nung ako si Ninoy? Ay, nung si Ninoy? Oo. Nung ano? Isang linggo lang siya. Isang linggo lang siya, tapos inano na, hindi na in-extend? Hindi na. Oo. Kunti lang din nanonood, ano? Ito, laging ang cut screen. Ano po? Laging cut screen. Ano ba ibig sabihin nun? Walang nanonood. Ah, pinapatay na nila? Oo. Ah. Di ba lugi sila doon? Lugi, lugi talaga. Lugi ano? Babayad pa sila sa check. Hmm. So hindi na in-extend. Ito, medyo okay pa dito ba? Hindi naman. Ito? Hmm. At sa paano, may nanonood kaysa nung Ninoy. Yung sa Ninoy, wala talaga ano? Isa, dalawa. Dalawa? Maghapon na yun eh. Eh doon sa Martyr or Murderer Bossing, anong ano doon? Ayun, medyo marami doon, marami. Walang marami doon ano? Dito wala talagang kataw-tao. So nakita ko nga ay walang kataw-tao, ikaw lang mag-isa, VIP ka ba doon? So anong pakiramdam na ikaw lang mag-isa doon sa loob ng sinihan ng Oras de Peligro? Nakakatakot pero kailangan natin ipakita sa taong bayan kung ano, kung sino pa talaga yung pinatangkilik na pelikula. So para po malaman ng kabataan din na kung alin ba talaga yung nagsasabi ng katotohanan. So yun po. Sir, di ba napanood mo na yung Oras de Peligro? Tapos yung Martyr or Murderer, di ba napanood mo na? Opo. So anong pagkakaiba ng dalawang pelikula? Para sa akin yung pagkakaiba doon sa dalawang pelikula, makikita mo yung sa Martyr or Murderer, yung mga istorya ng ano, ng Marcos na hindi nakikita doon sa libro. So yun po ang doon sa Martyr or Murderer. Doon sa Oras de Peligro, makikita mo doon yung one-sided yung istorya. So hindi mo makikita kung ano yung sa kabilang side. So ang pinapakita lang nila yung sa kanilang side lang. So yun po. Sir, para sa'yo yung Oras de Peligro, totoo yung paggawa nila ng pelikula, may katotohanan ba yung sinasabi nila doon? Sa tingin ko naman, mayroon konti, pero hindi talaga yung totally na yung nangyayari doon sa taon ng martial law kagagawan ng ating mahal na pangulo na si Ferdinand E. Marcos. So yun ay siguro hindi na nila makontrol kasi wala naman dating social media so hindi talaga makontrol kung ano yung ginagawa doon sa Mindanao. Hindi mo man naman makikita yung ano doon kasi walang social media. Di kagaya ngayon, kung ano man nangyayari doon sa Mindanao, makikita agad kasi through cellphone na siya. So dati kasi wala. So yun po. Sabi nila yung martyr or murderer daw yung kasinungalingan daw yung mga paggawa ng pelikula. So di ba napanood mo na yung martyr or murderer. So ano masasabi mo doon? Sa akin naman, parang wala akong nakikita ang kasinungalingan doon sa palabas ng martyr or murderer. Ayaw lang ng kabilang grupo na may pakita sa madla ang nangyayari sa mga Marcos na hindi naman naisusulat sa libro yon. Kumbaga nagkakataon na talaga ngayon na talagang nailahad na nila, naipakita nila kung ano yung nangyayari sa mga Marcos. Yun po.
Sir, bakit naisipan mong manood sa Oras de Peligro? Para makita ko yung yung side nila. At may kumpara ko doon sa side din ng Mater Olmodoro. So yun, nakita ko po. So last question. Sino sa kanilang dalawang alin sa dalawang movie yung nagsisinungaling? Yung Oras de Peligro. Yan, maraming salamat.